may nag-ano eh. Ngayon okay na. Ngayon kanina meron eh. Pero oh, wala naman akong ginulaw. Ngayon okay na. Pero ito ish, I don't know kung kilala mo yung Evos, pero for sure kilala mo tong Mineski. Yes, kuya, of course. ESL1 Genting. Medyo underrated yung qualifier. Pero this is big event ha, kasi ESL pa rin to, LAN finals pa rin to, and expect big teams na sasali sa January tournament. Pero ito maganda, sineryoso ng mga Filipino teams. Semifinals ishi, tatlo yung Filipino teams natin na qualify, Rave, Execration, tsaka Mineski. So ang nakasa ang kalaban nila itong EVOS, medyo hindi naman kilala. So napanood ba yung game number 1? Yes, kuya, napanood ko. So wala kang stress? Hindi ka naman na stress? Wala. Hindi naman na stress, wala naman. Maganda naman yung galawan ng Mineski, di ba? Maganda naman kaya. Maganda yung galawan. Yes, kaya. Pero ito, EVOS kahapon, Ishii, tinalo nila yung MVP, Phoenix, 2-1. Mm-hmm. Yes, puro kaya, warlock lang rin. Yun. Kita nyo, guys, dahil sa Wombo X Combo, updated na si Ishii sa mga Southeast Asian Dota games. Susubaybayan niya na rin. Pero Ish, ano nangyari sa faces natin sa summit? I think it's just the first time kaya that they actually nakita. Kasi minsan kasi kaya iba din yung galawan or like iba yung meta kumbaga ng international Southeast Asia, European, or North Americas, Chinese, di ba? Kaya may sari-sari silang like favorites ng mga like hero. Siguro nga hindi lang sila sanayin na galaw. Lalo na yung VP, kuya. Grabe, like sobrang masyak ako. Sobrang lakas ng VP. Lakas ng Ramses, no? Yung Ramses na hard carry. Yeah. Nawala ng keyboard, lumaban, lumakas, nag-VP. Diyos ko. Pero, kuya. What? Ilang taon lang si Ramsey? Like, 16 nata? I think. Bata lang, di ba? The new prodigy. Prodigy. Pero Ishii, ayun nga, pero nakita ko na pumapalag naman yung faceless, 2-1 sila versus EG, tapos 2-1 din sila versus DC. Pero yun nga lang, kinapos sa experience siguro, chemistry sa team. Possibly, kuya. Possibly. So we will now go straight with our game number 2, our first series for today. I am co-casting with Ishii, okay? So be sure to follow her Twitch channel, twitch.tv/ishii001, okay? So first 3 bans ng EVOS, Batrider, Juggernaut, tsaka Lifestealer, kabila naman Draw Ranger, at tsaka itong Outworld Devourer. First 2 picks na Mineski, Slardar ni RR, tsaka Ogre Magi. Sa kabila, Shadow Demon, tsaka Luna. Kanina pwede silang pumili ng Shadow Demon for EVOS, pero what they did was nag-omnilate sila 5th pick, Ishii. Yes, kuya. Yun nga, siguro, it was great na first blood nila Mineski, di ba, kuya? I believe. Pero, yun nga, nagka-problema nun. Si Sand King, he has to suicide sa lane. Neutral, so, na-miss niya yung, sa neutral. So, yun nga, na-miss niya yung first wave ng lane niya versus a Puck. So yung Puck automatic level 2 na agad, nag-stubble na siya. And then ang ganda din ng rotation ng Mineski, kasi you're gonna expect, di ba, Morph lane gonna go safe lane and then Puck gonna go middle, di ba? Pero baliktad. They put Morph lane middle kasi nga he has more armor. Yes, I think he has like 5 armor level 1 to the game, or si Puck meron lang 3, I believe. And then, plus Ogre Magi. And then, Bloodlust. And then, so, like, Ogre Magi can harass the lane more than, what, a Omni-Knight. Diba, kuya? So, Omni-Knight. Yun. Yeah. So, tas yung dalawang supports pa nila, it's like, Warlock plus Omni-Knight, what are they gonna defensive, do? Defensive, what? Diba? Defensive support nga. Masyadong, yes, kuya. So, yun, kaya sobrang nag-snowball yung Mineski. Kaya, yun, natalo na lang sila. So, hindi na pinaporma yung Alchemist kanina. Pero, moving forward, eto. Third tsaka fourth ba na Mineski? Puck, at tsaka yung next assassin. Kasi kahapon, napanood nila to si Francois. Etong mid lane ng EVOS, tinalo niya yung MVP Phoenix using Puck. Puckboy din to. Kaya, binan na nila. Kasi, I think they will go another mid lane. Pero, ito third pick ng EVOS. Magandang combo to. Shadow Demon tsaka Invoker. So, Warlock naman, kinuha ng Mineski. Ishii, ano pa rito yung kailangan ng EVOS tsaka Mineski? Binanan na nga. Even though nabinanan natin si Lifestealer, I mean, Slardar is still a great hero. I think favorite din to ng Mineski eh, yung Slardar, Batrider, Sand King, or with an RR. Kasi, like, what I noticed, kuya, sa Mineski, usually, like, sobrang dali or sobrang one-sided ng game once na mag-snowball agad si RR.
sa off lane niya. Like sobrang dali lahat ng lane for Mineski. So ano sa tingin mo yung dalawang heroes dito na Mineski na pwedeng kulin? Hero ni Bimbo tsaka hero ni Merakel. Ano pang pwede? I feel like somehow they're lacking some damage. I mean, Timber Saw still in the pool. Malakas pa rin siya. Sino pa ba? Wala nang life steal. I mean, yeah, wala nang life. Well, I mean, okay lang naman in Fest ba? Malakas pa rin naman yung physical damage. I mean, TA, kuya. Still Templar, viable. Oh, armor. Tama, uh-huh. Templar, tama. Templar tsaka Morphling. Pwede ulit. So, tignan natin kasi mid tsaka hard carry. Pero offlane ng Evos dito, eto, Tidehunter. Yung frontman na hinahanap nila ng first game na pinagbubugbog sila ng Mineski, eto, kinuha nila Tidehunter. So, let's see kung makakapagbigay ng space to. Mga chong, game number 1 na nga ulit, nakuha na ng Mineski. So, pag nanalo rito yung Mineski ulit, automatic grand finals na sila. Mangyayari yun bukas. They will be waiting sa mananalo ng Execration tsaka Rave. Kung mananalo yung Mineski this game, okay? Pero kung matatalo sila, game number 3 pa tayo. So, ayun nga yung scenario natin. Third pick naman, ayan, Mirana for Mineski. Hindi ko in-expect to, Ishii. It's great in lane. I mean, it's just versus Invoker. Saka siguro nga, kung mag-Forge Spirit siya, easily eliminated na yun, di ba? Kaya with an... So, I think that's what they're thinking for in middle on side of Mineski. And then, on the, and also, kuya, what I noticed, they only have a Warlock and an Ogre Magi. And then, Ogre Magi, kuya, syempre, gusto mo yun, lagi nagro-roam. So, si Tidehunter, medyo makakalit siya ng experience dito. So, I mean, Juggernaut is not bad on the side of Mineski. Ah, wala na pala, nakaban na pala. Ah, yung Juggernaut, pati yung Lifestealer, ban na nga eh. Morphling, I think. Tsaka Sven. Pero abangan natin but, yan. Pero parang wala, kulang kasi ng damage, kuya, I don't know. Parang mahirap na mag-Morphling. But it's still viable. Kasi kapag nag-fail dito si Slardar, parang, I don't know, like, kasi, Mirana, it's just, you know, he doesn't do much as a Puck. Kasi kanina sobrang nag-snowball si Puck, kuya, eh. Kaya sobrang laki ng space. Tama. And then, si Morphling, hinalo din siya sa gitna, di ba, kuya? So, tingnan natin, I don't know. I mean, it's still Mineski. Sa tingin ko, like, Necropos, eh. Sa tingin ko, Necropos. Ang layo, eh, no? Mamaya magpick bigla ng Necrophos yan, yari tayo. Pero ito, 5th pick na Mineski, naantay natin. So, Alchemist, pwede nga. Alchemist, if they want to farming game. Mm-hmm. Kasi mag- I mean, at Slark, okay din. I don't know. Medyo mahirap din hulihin. OD already, bad mga tropa. Sino pa ba? Yung Evos kasi, kuya, hindi ko gaano kailangan. Ayun nga eh. Ito yung second team ng Indonesia. Okay? Yung first team nila, RRQ, pero ayan nga, oh, Alchemist. Sinabi ko din yun, kuya, Alchemist. Hindi mo sinabi. Hindi, kuya, naisip ko na yun, Alchemist. Okay. But like, I don't know if they wanna go greedy that route. I mean, favorite din nila tong Alchemist, kuya. Like, they always go for like a one solid carry, and then plus a farmer carry, usually. Pero ito nga, kasi parang pag damage-wise, sasabayan nila tong Team Evos, mukhang dehado sila. Luna tsaka Invoker yan. Kaya ang gagawin nila, they will go high risk with Alchemist. So, fifth pick naman ng Evos. Ishi, ilan ang follower mo sa Facebook? Ay, sa Twitch? Sa Twitch, 290 yata. 290. 2,000? 90? Aha. Malaki na, decent na yan. All good na yan. Mm-hmm. Pero ito, fifth pick na nga Evos. Bounty Hunter. Guys, be sure to follow her Twitch channel. Twitch.tv/Ishi001. Given, kunyari, wala tayong stream ng umaga. You can go to our streamer na based on US, sila Twitch Pinoy, sila Rasta, sila Ja, at saka sila DK Easy. You can watch them live kung wala kayong magawa ng umaga, okay? Kesa iba yung pinapanood ninyo na ayaw ng magulang nyo, nakalock pa yung pinto, wag, okay? Streamer ang panoorin nyo. Support Filipino stream, okay? So, iwas temptation. Pero ito, naglalock in ng heroes yung both teams. Game number 2 ng ating ESL1 Genting Southeast Asian Qualifier. So, Ishii, who do you think favors more early game with this kind of composition? It's an Alchemist, kuya. Of course, I'm gonna go to Evo. Matik, pag may Alchemist, no? Kailangan ng space talaga sa early game. Yeah. And, kuya, maganda rin yung pick nila, Bounty Hunter. It could really annoy itong jungle ni Alchemist. Mga paranoid talaga yung Alchemist with this Bounty Hunter pick. Pero go for Mineski, Ishii, for the lineup. Okay, kuya. Wait, sino na ipa-follow natin, kuya? Garrett. English. Okay.
Okay, on the side of Mineski, Raging Potato on your Alchemist, Merakel Laman on your Mirana, Ninja Boogie on your Warlock, si Jules naman on your Ogre Magi, and then si RR naman on your Slardar. Sa kabila naman for Team Evos, yung ating upset team, etong si Vlaiku on Bounty Hunter, Avil on Tidehunter, Francois on Invoker, Illogic on Luna, tapos si Eden, first time nagbago siya ng hero, hindi siya na Warlock. Four straight games, puro Warlock. Ngayon, Shadow Demon naman siya. So, let's see kung makaka-apekto to sa Team Evos, mga chong. Kahapon kasi, kahit natalo sila nung MVP nung game number 2, sabi nila, pre, go mo lang, Warlock lang ako. Nanalo sila nung game number 3. Pero ito, tinalo sila ng game number 1 na Mineski, binugbog sila. Mukhang na-tilt yata rito yung Evos and they went for another support para dito kay Eden. Pero, tingnan natin kung makaka- palag sila, pero maganda yung Bounty Hunter pick, sabi nga rito ni Ishii. Excuse me. So, ayan na. Mga chong, Alchemist naman this time on the side of Mineski. And I feel, pero mag-aaga si Trilene ng Evos, kuya. Ito nga eh, nakita ko nga yung Luna. May Warlock pa dyan. So, tatapatan nila is yung aggressive tri-lane ba or roaming bounty hunter? I think roaming bounty hunter to. Kaso di na siya makaporma sa baba kasi ay sa gitna. Sa gitna kasi may sentry ward. So I think bababa rin yan sooner or later. Pero yung ogre giving space sa alchemist ito sa gitna para makuha niya kagad yung core items niya. Mag-i-stack din yan mamaya, mga chong. In terms of laning phase, kuya, I'm in favoring Evos kasi it's a Mirana versus a Luna. I mean, sobrang liit ng beast damage ni Mirana. And then he doesn't have any, kaya nga itong, kuya, first skill na kinuha niya is stats for Mirana para makatag na rin for last hits. Oo nga, no? I think so. Oo nga, yeah. Tama. Kasi mahihirapan talaga siya mag-last hit dito and knowing that there's a bounty hunter and then ito nga, disruptor. Kasi yung chani lang, yung spam lang dito ni Luna with Ducent Beam, sobrang sakit nito, kuya. Sobrang squishy pa naman ng Mirana rin. So, ayun nga. Tapos, nandito na rin yung Bounty Hunter. Nag-rotate na rin sa bot lane. So, this is already a tri-lane sa bot para sa Team Evos, mga chong. Let's see kung paano panagot dito ng Mineski, ha. Pero yung Ogre Magi, nagpakamatay. I think he will get the bottle. Hindi. Nagpakamatay lang talaga siya. I don't know why. Pero, tri-lane pa rin. Itong katapat na Mineski sa bot lane. What do you think should Mineski do, Ishii, for this game to be in their favor? They just, yun nga, like even though na nahihirapan sila sa lane at medyo, like, Evos is getting more out of it, they just don't have to die or like give unnecessary kills, better positioning, or like prepared, I don't know, like, kasi looking at laning phase, we have Slardar versus, a Tidehunter too. I'm in favor Slardar. I mean, Tidehunter pa rin, kuya. So, ito. Ogre. Hinuhuli. Good morning. Good evening, Kuya Nick. Good morning, Ate Ishii from Nubo from Paramata. Shoutout sa'yo, pare. Good evening from the Philippines and good morning coming from the US. Anong oras sa'yo, Ishii? Alas 5. Alas 3 na yata. Hindi pa naman, kuya. 3 a.m. Alas 3. 3 a.m. na kila Ishii. Shoutouts nga pala. Habang wala pa nangyayari to, Ishii, meron akong nakita eh. So, alam ko sobrang competitive ka with regards to your MMR, to your everything, basketball, lahat, competitive ka. Pero, tinalo ka ng isang tao. I know, kuya. I know. Early GG ba yun na nakita mo na kagad? I know, kuya. Pero sa gitna, kuya. Sa gitna. Ayan, Ogre. Binablock lang para abot ng acid spray. First blood, nakakuha pa ni Raging Potato. Pero yung Ogre, mamatay pa. I don't think so. Ang ganda ng block na ginawa ng Ogre na yun, ha? Para mapasok lang sa acid spray itong invoker ni Francois, Ishii. Yes. Ano mong invoker to? Oh, it's Quas Exhort, I believe. Yes. I mean, I'm not much of a invoker player, pero nakita ko si EG. Yung EG they played also invoker against an alchemist, but they went Quas Wex. Okay. I mean, he won the lane. He won the lane pero mahirap pa rin talaga, kuya. Mahirap. Pero ito, speaking of invoker, babawian niya, Ice Wall, grabe yung kami ni Francois. So solo kill niya itong alchemist sa gitna, babawi, ang ganti ng api. Pero nakapag fairy fire, yung ignite, tinamaan pa ng malas. Itong si invoker, yun lang. Oh.
ganun yung nangyari dun sa gitna. Invoker, siya pa yung nahuli ron. Ang ganda nung fairy fire usage nung alchemist na yun. Binait niya. Hindi niya muna ginamit early on para lumapit na lumapit yung invoker. Well played on the side of Raging Potato, mga chong. Yeah, sobrang ganda nung rotation dito ni Jules nga. Ito, binibabysit niya si Alchemist knowing that he's really viable for ganks. Pero sa baba, nagkapatayan, 1-for-1. Namatay yung Warlock, pero namatay din yung Shadow Demon. So, 1-for-1 yung action niya, 3-1. Baka idol Jules ni Ishi yan. Yung top okay, lane ish, paano to? Diba? Of course, as expected, ito nga si Tidehunter talagang mananalo sa lane na to. Pero hopefully, I mean, RR still getting a lot of experience. Maybe not as much as farm. Pero sa baba, kuya. Ayun, namatay yung Mirana. Hindi niya in-expect yung Bounty Hunter. So, ito na yung sobrang pagka-pesky ng Bounty Hunter. Gumagana na, pero sa gitna, hindi niya kayang dalawit kasi nga may sentry ward. Kaya let's see, pero tignan mo yung stack, ha? Ancient stack para sa Luna mamaya. I mean, sa Luna, tama. Para mamaya yan, mga chong. Ay, grabe yun. Sobrang daming stack ng ano, evils, kuya. Oo nga eh. Instead of Mineski stacking for Alchemist, ang nag-i-stack dito, yung evils para sa Luna. So, abang natin mamaya yung farm acceleration on the side of Illogic. Pero so far, so good for Mirana. 23-2 para sa Mirana, 21-4 para sa Luna rito. Given na tri-lane yung evils sa bot lane. Shadow Demon? Bounty Hunter tsaka Luna, Ishi. I think pwede na lang i-contest tong ancient stack dito ni Luna with possibly Mirana ult and chaotic offering dito ni Warlock. Oo nga. May control sila on the side of Mineski, kumbaga. So yes, let's see kung gagawin nila. But they also have a Tidehunter naman on the other side for counter initiation, di ba? Yun lang. Oof. Yun lang. Pero if you will be noticing, ah, kanina, yung Alchemist nung EVOS, I think around 9 to 10 minutes yung kanyang armlet. Pero ito sa Raging Potato, 6 minutes, kumpleto na. So, ganun yung difference na nangyari with the two heroes dito na pinagamit nila. Pero Bounty Hunter, ito kay Slardar. And then that Ravage, Sunstrike, barely hitting that Slardar. So, magandang assist ka. Ay, napatay ba nung Invoker? I mean, naka-assist ba Invoker doon? Hindi, kuya. Hindi nga umabot. Eto naman Bounty Hunter, pero yung Ogre, wrong decision pare. Nandyan din yung Luna, kahit walang mana itong Tidehunter, hinahabol siya rito. Let's see. Lucent Beam, pumorma lang. Oy, pumorma ulit! Sunstrike din nag-connect, pero dumating pa rin sa Lucent Beam doon. So Luna yung rotation, hindi niya kinahin mo ba, Ishi eh. Ginibab niya na yun, nag-rotate niya sa top para makapag-free farm. Kita mo yan, grabe itong Alchemist to. Sobrang puwako mo, pre. Hindi sa yung stack yan. Para sa Luna daw yan, kinukuha na niyan Luna. Pero Eclipse, binigay na. Saktuan na walang creeps. Ayun, greed is good ang nangyari doon, Ishi. Kuya, I mean, siguro kung ako si Alchemist, I would probably do the same thing. I know that, yun nga, wala na rin mana dito si Luna. Pero, like, saktong-sakto yung mana niya, kuya, after ng creeps. Ito, nag-stick pala siya. Kasi he probably used itong Lucent Beam kanina. Acid spray niya. Yung acid spray niya kaya nagka-charge yung stick niya, kaya nagka-mana siya, then change boots. So, efficiency from Luna. Illogic with that logic stuff on his side. So, 3-5 dito, lamang na yung evils for the first 10 kills mga tropa, kaya steady put lang kayo diyan mga chong, ha. Ito, top lane, Shadow Demon magde-def. Nagpo-push si RR dito. Sabi nga ni Ishi, si RR yung key para makakuha rito ng momentum yung Mineski. So far, tranquil boots pa lang siya, pa-blink dagger pa lang. 7 minutes into our ball game, dragging the scrape wave to his favor. And then bot lane Mirana, Ishi ko yung Mirana lord dito. Ano masasabi mo sa build ni Miracle? I mean, magkaibang type of Mirana naman kami. But I'm leaning at more right-click damage on the side of Mirana, going for a face boots. Kasi I've seen EG. Oh, EG na naman. bias. But, hindi naman. So, kasi kuya, syempre, sinayang skills. But yun nga. Pero surely, like, there are games na nag-invest sila yun nga sa Dagon build. Pero okay, there are games na diniditch din nila yung Aghanims and then straight up going for a right-click damage. So let's see kung ganun yung gagawin nila. Pero I think for Mirana this game, Aghanims pa rin yan still eh. Given may Alchemist naman sila for
damage over time. Kasi kailangan talaga ni Mirana yun. It's easily to clear waves, kuya. Especially when there's itong Aluna plus itong Shadow Demon mamaya, di ba, kuya? When they start sieging itong high ground ng Mineski. Tama. Ayun nga. Tingnan natin kung ganun yung mangyayari. Pero I think, ayun nga, pang-clear lang nga rin ng illusion, di ba? Aghanim Scepter, pero let's see. Ishi, may tanong din sa Twitch chat para lang malinaw tayo. Baka makasuhan kasi tayo eh. May offer ba sa iyo yung EG? Baka na-advertise mo lagi yung EG dito sa stream na to. Sinesell out mo lagi yung EG. Hindi naman. I mean, if you go to my channel, yung mga nanonood sa akin na EG fangirl talaga ako. So, may kanya-kanya tayong teams na fini-favor dito. Pero yung Ilfoker, hindi na matay dun. Slardar pa yung unang nahuli and then that Sunstrike. So, two heroes dead on the side of Mineski. Lalaban yung Mirana, napatay niya yung Invoker sa likod. Pero itong Alchemist, kahit naka-chemical rage, damage is real. On the side of Team EVOS, 3-4-1 yung nangyari. Invoker in exchange for Slardar, Alchemist, tsaka Ogre Magi. Ishi, what happened? It's 10 minutes into the game. They know that Warlock is still level 5, so they don't have any counter initiation. And then, Tidehunter, you don't need a blink dagger. You just need a mechanism and you can start pushing. Plus, it's a Luna and Shadow Demon. It's easy team fight going to their way, kumbaga. So, and then, natalo din si... hindi naman siya natalo, but he didn't get as much sa top lane si RR. Ayun nga rin. Medyo yung inaasaran na fast blink dagger given 1 versus 1 sila ron ng Tidehunter. Medyo hindi nangyari. Yung item pa lang ngayon ni Slardar is 1.2k gold. Parang offlane farm din tong nangyari sa kanya given yung 1v1 nila. While Tidehunter, siya yung leading sa network dito sa EVOS side, top lane, gustong kunin yung Invoker, pero merong Ice Wall. Ang galing mag-Ice Wall nito ni Francois, no? Paborito nyo ito, kahit offensive, kahit defensive, laging Ice Wall. Steady. Level 16 Warlock, Ishi. So, medyo mag-aalangan na ito pumasok tong Team EVOS kasi meron nga counter initiation. And then, yung Luna naman, he went for, wala pa, power threads pa lang dito. Pero ang daming farm, baba, nakatrack din yan. Track gold pa, Sunstrike. Cooldown pa para kay Invoker, 16 seconds, nag-TP na si RR para hindi na siya abangan dun sa well nung Invoker pag cooldown ng Sunstrike. So, I mean, it's still great, top network pa rin si Alchemist, even what's happening. So, nakaka-catch up pa rin naman siya sa farm niya. Ito yung Mirana sa baba, may gustong kunin. Nag-chaotic offering, hindi, kala ko nag-chaotic offering eh. So, yung Alchemist, may 2.7 lang rito. Decent farm yan, kaya steady put lang. Eto, 11.46 yung score na yung ano natin, yung oras natin. Guys, saglit lang, may iniisip ako ito, 2.8k para kay Alchemist. Yung Bounty Hunter, so far, medyo okay naman. Ayan na naman yung track gold nila. Ogre na naman yung nakuha this time. So, track gold lang ng track gold on the side of Team EVOS, Ishi. Mm-hmm. And then, yun nga, I mean, they just need to take this outer towers on the side of EVOS para ma-minimize yung farming ni ano. Pero ito sa pero gitna. Ayan na, Ravage na naman. Tsaka yung Eclipse, nakapag-set up sila with Chaotic Offering. Pero, yung damage hindi sapat. Luna did fall, though. 2-for-1, Mirana tsaka Warlock in exchange for Luna. Ayan na naman yung Ice Wall ni kuya mo. Tapos kakaitin. Naka-acid spray pa yan. And then yung Slithering Crush, Invoker will fall. Next on their list, etong Shadow Demon. Makunat yung Tidehunter, pare, sabi nung Slardar. Kaya ito yung gugun nila. Ay! Diyos ko, Daipotsu! Pero napatay siya ni Raging Potator. Double kill on the side of Warlock. Naka-comeback pa etong Mineski dun sa engagement na nangyari. Like, even though EVOS is doing great, though I'm forcing team fights. Uy, kuya! Ay! Shuriken toss, man! Nakatrack ba yun? Nakatrack yun? I don't know, kuya. Nag-bounce! Tignan natin sa fight recap. Ang nangyari. Walang track. So, ayun lang. 7-12 yung score. Maganda na for Alchemist, pero napasama pa. Namatay pa siya ron. Pero what happened on that engagement, Ishi? Yun nga, sobrang ganda nung ano. I mean, it's Slardar initiation because they know that ubos na yung skills ng EVOS with everything that happened. So, ito Slardar plus Alchemist is still healthy. Kaya they still feel like they could go. Which they did and it turned out really great on their side. Unfortunately nga lang, na-timingan ni Bounty Hunter yung si Alchemist. Yung Alchemist, pero ito, Ogre na naman ang kinukuha nila. Again, Jules!
nangyayari na naman dun 7-13. Yung score natin, they will start the team fight without Ogre once again. Pero meron ng relic tong si Alchemy sa 13 minutes relic. So I think 15 minutes bago siya makakuha ng Sacred Relic. I mean, yung Radiance dito, pero yung Ancient Tower, I mean yung Ancient Stack, kinukuha na rito ng Evos. I think di makakontest sa minutes hanggat walang Warlock Golem dito. May dagger dito na si Slardar, kuya. Eto na nga, pero yung kanilang Ancient kinukuha na nung Tidehunter, Sacred Arrow sa Invoker, wala nabigay na skill, pero Defensive Disruption dito, nakakabigay pa, pero ang importante sa Invoker pa rin, ay, Bounty Hunter lang pala yun! Bounty Hunter na nakuha nila, that's in exchange of their own Ancient Stock, and then another initiation by Slardar, pero yung Chaotic Offering, cooldown pa rin. Chaotic Unstable Concoction though, and then Eclipse, binigay sa likod, Ogre, dalawang support down, side of Mineski, hinahabol yung Alchemist, pati yung Mirana dito, Sacred Arrow, Double Star Storm, pero yung Tidehunter Ravage, getting two cores, Armlet Toggle, Unstable Concoction, Sunstrike will follow, pero hindi pa rin mamatay yung Alchemist, Imba, Armlet Toggle, mga tropa, dalawang support na yung namatay doon for Mineski, pero lucky pa rin Mineski ron. I mean, it's expected naman, kuya. Puro I mean ako. Sa side ng Evos to win those kind of teamfights. Pero kuya, sobrang ganda ng stand ni RR. Prevented a kill on the Alchemist. And hindi rin siya namatay with the stick charges. Kuya, nakatakas pa nga siya. Nakita ko nga rin yan. Nakita ko rin. Good timing yung kanyang Blink Dagger na nakuha niya. So, nasave niya nga yung Alchemist doon. Pero aside from that save coming from RR, nakapag well-played Armlet Toggle din. Itong si Bimbo mismo on his Alchemist. Pero eto na, nakita nila yan. May detection ba? Walang detection, mga chong. Hindi pa tinamaan ng dust. Wala silang sentry dito. So, Blyku on Bounty Hunter. Sobrang buenas, mga tropa. 8-15 yung score natin. Kuenik, ano ba steam ni ati is twitch.tv/ishi001, pare. You can follow her on that channel, okay? Pero eto, Radiance na. May track si Alchemist. Abangan nyo yung panggulat. Magkaka-Tidehunter Ravage pa. Pero matagal, 73 seconds while yung Chaotic Offering already up para kay Warlock. So, Ishii, Mineski is being pressured dito early in the game by Evos. Mm-hmm. I mean, it's expected, kuya. They drafted this on Evos. Yun nga, they're just executing kung ano dapat yung sa hero nila. Pero, Mineski, I think they're still fine. Kasi from the past engagement, medyo nabibehind dito si Invoker in terms of farm. For Invoker, akala ko may engagement sa baba. For Invoker, you're expected to have more farm in this state of a game. Kasi, yun nga, sa bagay, he's joining more team fights than farming and pressuring lanes. Pinaprioritize yeah. Yung pag-pick up dun sa Alchemist. Kumbaga. Pero ayan, air power nakuha na. Oops, sa gitna, Ishii, may Chaotic Offering, pero wala nang engagement na mangyayari. Track-track lang, sabi ng Bounty Hunter. I mean, they still... I mean, yun nga, hindi pa naman natatalo dito Mineski because medyo malakas din naman yung high ground defense nila. They have Mirana Starfall and then Acid Spray. Yun yung sa illusion-wise, yun nga, may Starfall naman. So, I think they could still hold itong high ground nila unless may ma-pick off nga lang yung Evos dito na sobrang laki tapos walang buyback yung Mineski. Possibly a game losing on the side of Mineski already. But this is actually normal on the side of both teams, kuya. So, ayun yung nangyayari. Tier 1 Tower, nakuha na top, pero nagkukuha na ng Aegis itong nga Team Evos. Mga chong, Kuya Nick, palag-palag ang Mineski dito sa Lasal game kasi may Alki sila. Eto nga yun. Eto kayo pinapanood mo, may Alki, miss Mineski rin to. Niloloko mo naman kami, pero let's see kung paano discarte rito ng Mineski. Magkakaroon na ng Aegis advantage and nasa Luna, so you can expect them to take advantage of this Aegis and push high ground para sa Team Evos. Abangan natin yan, mga tropa. Ano daw name ni Ishii sa Facebook? Ariza Quinones, pare. You can follow her at Facebook. Tama naman ah! Tama wala naman, naman kuya! Wala ayan, ako sinabi. Natawa lang ako. Ayun nga, Ariza Quinones nga. Pero ito, 8.15 yung score. So guys, she is based from the US. I know na some of you are already aware of her. Pero yung iba na bago nating audience, she is from US. Pero lumaki siya sa Pilipinas. Okay, sa Bataan. Tama ba ako? Yes, kuya. Sa Bataan, to be precise. Ayan. Kuya, temp check tayo real quick. So, go for Mineski, Ishii. Okay, kuya. On the side of Mineski, si Alchemist, meron na siyang Yasha, I believe. Yeah, Yasha, BOT, Mordigan, and
Radiance. Si Miran naman, ito nga, Aghanim, Space Boots, and Styx, tas may Akila din. Warlock naman, couple of Warge, Raindrop Boots. Si Ogre Magi, meron na siyang, what do you call this, Buckler, and then Arcane Boots. Si Slardar naman, already with a Blink Dagger, 1,000 gold in the bank, and Tranquil Boots. So, Bounty Hunter, on the side of Evos naman, Urn of Shadow, so Hood of Defiance, sobrang yaman, hindi naman sobra, pero medyo, tapos yung Arcane Boots niya. Tidehunter naman, Guardian Grips, siya, a Cloak, wala pang Blink Dagger yan, Invoker, Midas, Drums of Endurance, tsaka Boots of Speed, yung Luna nila na Hard Carry, Yasha, Dominator, Dragon Lance, pati yung Aegis niya. Tapos lastly, etong Shadow Demon na ginugo yung Ogre, pero hindi nila nahabol with Shadow Demon, Arcane Boots, at saka Windlace. Tier 2 Tower, kinukuha na rito ng Evos. Ito, pinupush na nga nila yung Aegis Advantage nila. Puro Tier 2 na yung kinukuha rito ng Indonesian Team Ishii. Yes, kuya. I believe they still have a couple of... Ito, hinagaw nila yung Ancient Slugs naman ng Evos. May bawi, may bawi. May bawi nga. So, Tier 2 Tower top bot lane. Kinukuha naman ng Mineski, pero tutuloy ba nila yan? Ito yung Tier 2 Tower din. Evos kumukuha naman sa gitna. Nagtitibi na pabalik. May Chaotic Offering sila. Lahat kompleto. Mayroong Ravage, mayroong Chaotic Offering, mayroong Eclipse. Pero I think ibibigay na lang yata to. I think bibigay na nga. TP out by Luna, mga chong. So, steady lang. Farming. Pero yung Aghanims ng Mirana, meron na. So, expect yung damage on the side of this Miracle ba to? Miracle? Mirana is... Miracle nga. Let's see kung paano niya ipapasok yung damage given yung sustain sa loob ng Evos. I mean, on the side of Pinasik, they just need to hold their ground. Ito nga, they just need to prevent yung pick-offs on the side of Evos. Kasi I believe Evos is not ready yet to go high ground kasi kailangan pa rin nila, I think, yung Yasha Manta ni Luna para na, slow siege mas madali. Oh, yun. Kaya. But Aegis just expire, so I don't know. Talaga? So, meron pa, so. Meron pa. Ah, meron pa. Pero mag-expire niya. Na rin yan, 2 minutes yata, kuya, or so. So, abangan natin kung paano discard rito ng Evos. And wala naman silang counter-initiation na Blink Dagger Ravage, given wala pang Blink Dagger yung Tidehunter dito, kahit na sobrang dami niya nakuhang kill with that track gold. Though, he's 200 gold short. Malapit-lapit na rin yan. Mirana naman yung Blink Dagger, speaking of which, pero yung Alchemist, nagsisimula na mag-split push dito with this illusion. Nakakapag-farm din siya at the same time. So, mag-late game ba to? Favoring Mineski? Abangan nyo, mga tropa. What should Evos do? Is she aside from the slow siege ng high ground? Ito nga, mas madali siguro sila makapag-high ground if they could take pick-ups pero ito sa top, kuya. Ito. I don't know kung mapapatay nila si Tidehunter dito. Mag-isa lang siya dyan, pero on the way na rin yung kalaban, nag-TP out na rin. Itong mga heroes ng Mineski. So, I think, farm lang talaga yung gusto dito ng Mineski. Papatagalin nila to hanggang sa time na nandun yung mga core items at saka pwede silang pumalag. Ayan na yung Chaotic O, Chaos Meteor. Si Warlock kagad yung namatay. Yung Chaotic Offering nila na control. So I think this is the time para sa Evos if makakahabol yung Tidehunter at saka yung Bounty Hunter. Abangan natin but yan. But 30 seconds lang kuya eh. Wala siya Shuriken. Yun. Ayan na yung Shuriken canceling the TP. So, inaan yan kung paano discard dito. Pero I think, di mamatay ito. Walang ang Blink Dagger yung... Oy, may Blink Dagger na, pero na-trap! Na-trap yung Tidehunter, mga tropa. And then, mamamatay pa yata itong Bounty Hunter. Yun lang, paasa! Sabi nung Bounty... Sabi ng Tidehunter, pre, go muna, dito ako! Yun lang, na-trap! Na-trap dun yung paasa mga Tidehunter. Paasa talaga, min. Tatawag na iniwan, kuya. Ayun, hindi iniwan. Unexpected yung nangyari na yun. Pero ito, Alchemist. Nabigay niya yung concoction bago siya ma-illusion doon. Eclipse ng Luna. Hindi niya nga lang napatay any of the cores netong Mineski. So steady. Ayan ni Ravage na Mabi Mirana. Hindi, fortunate for him. Walang namatay. Ayan na, question mark na si Garrett. Ang ginawa mo, sabi rito. So, hindi ko alam kung nakainom yata itong Tidehunter, pero medyo umu-awkward yung engagement with him, truth be told. Siguro akala niya, kuya, Invoker was behind him. Miscommunication on the side of Evos, kuya. I think blind Ravage din yun eh. Kasi wala rin silang... Ay, hindi, may creeps. Okay. So, anong nangyari dun? Selfie sa lupa. So, may LP yung Ravage niya. Pero itong Invoker, paaganim Scepter na. Pinapagalitan na siguro yan.
Kaya na magtatayo sa Hunter next game, ha? Sabi, offline ni Krasin ka na lang, ha? Pero ito yung Tide. Speaking of which, may detection ba? Or kakailanganin ba? May ignite, harass lang daw coming from Mamineski. Baka meron din counter initiation. Tier 2 tower, unti-unting kinukuha rito. And nakukuha na ng momentum. Nakukuha na ng Mineski yung momentum na gusto nila. Ishi. Yes, kuya. Affirmative. On the side of EVOS, I think, siguro hintay na lang nila yung Roshan para mas safe. Mapag high ground, but it's giving a lot of space and time on your Alchemist. Tapos, ang dami din, I mean, you can give Aghanim Scepter to Warlock, kuya, sobrang sakit nun. Oh, ito nga eh. Kailangan niya ng Warlock eh. Kailangan niya ng double golem, tapos on his side, kahit hindi siya mag-Aghanim Scepter, he will go straight sa Refresher or para sa control sa team fight. Pero let's see kung ganun yung gagawin ng Mineski. Guys, yung net worth natin, lamang na rito yung Mineski, 1k gold ahead. And then yung XP naman, 1.5. Slowly but surely, on the way na. Etong sa Mineski, okay? Steady put lang tayo dyan. 10-16 na. Yung score natin, yung Luna, yung farm niya, medyo bumagal. Kanina, sobrang bilis niyan. Given yung track gold na nakuha nila. Pero ngayon, ang ganda ng ginagawa ng Mineski na umaawas, umiiwas sila sa team fight. And instead, pag merong miss position na hero sa EVOS, doon sila nag-engage lang, Ishi. I mean, what I noticed, kuya, actually, EVOS yung mas nag-engage eh. Pero naka-counter initiation lang sila ng Mineski. And kung, it turning the other way. Kung hindi kulang, medyo alanganin yung bigayan. Ganun yung nangyayari. TP out, yung stun. Ay, kinayotic offering na para sigurado. So, Shadow Demon, nayari dun. Humahabol dito yung Slardar, pero wala na. Kaya out na. Yung Mirana naman, nakatrack dito. May leap siya on 4 seconds, pero yung Sunstrike nung Invoker. Well played. 1-4-1 yung nangyari dun, pero carry yung nawalay sa Mineski. Sa EVOS naman, Shadow Demon lang, Ishi. Yes, kuya. Affirmative. So, eto, medyo nagiging passive yung game kasi EVOS, they can't really push yet knowing na ito nga lumalakas na nga yung Mineski. Sakit na siya. I mean, though they don't have Chaotic Offering, they don't have Shadow Demon, kumbaga, to start sieging itong lane. Yeah. Saka, sobrang galing din talaga yung ginagawa ng speed push ng Mineski kasi nga Mirana, Alchemist, kuya, diba? Sobrang ambilis nila mag-clear ng wave. Ayun nga, pero tier 3 tower top, gusto nang kunin. May Tidehunter Ravage pa yan, ha? 15 seconds bago mabuhay yung Mirana. Meron ng Octarine Core, and then binigay na yung Unstable Concoction yung Ravage, and binigay na, pero yung Sustain, kulang sa damage on the side of EVOS. Chaos Meteor binigay na, pero Tidehunter will fall, 2 heroes dead. Hinahabol pa rito yung makulit na Bounty Hunter, good thing for him, merong Ice Wall yung Invoker, pero back na on the side of EVOS. I think nawawala na rito yung momentum on the side of the Indonesian team, Ishi. Yeah. Medyo natin, I don't know, siguro they're just trying to pressure the lane as much as possible. Pero yun, medyo na-cut yung EVOS sa top kanina. And then, EVOS is not even prepared to do a heavy team fight because ito nga, medyo takot din sila. I mean, you don't wanna get team wipe on the side of, on a Mineski, diba, kuya? Talagang, it's a game losing. Especially na, Alchemist pa to, kuya. Sobrang sakit na nito. Saka napapansin ko, kuya, lagi namamatay si Invoker sa mga teamfights. Ayan pa, nahuli din yung isa, yung Shadow Demon. Nayari, anong ginagawa ng Shadow Demon? Nag-i-split push? Possibly, kuya. Gagamit niya natin yung illusion ni Luna pang split push. And then siguro nag-i-spam din siya nung Shadow Poison niya for the lane. Naka-TP out yung Luna, tapos siya hindi siya nakatakas. Yun lang. Yeah. Nag-choke na nga daw yung EVOS. Ayun nga yung nangyayari. So, 14-17. Pero don't be deceived, mga tropa. Yung face of the game. In favor na ng Mineskin with Alchemist tsaka Mirana. Eto na naman yung Luna na unstable concoction. Pati yung Amplify Damage. Slithering Crush pa rin tumama sa kanya initially. And Luna will fall. Etong Tidehunter, kahit makunat sinusundan ng Mirana tsaka Alchemist, mga tropa. Ayan. Pati yung Sacred Arrow tumama na. Nakapag-anchor smash still. He will fall sa likod. Invoker naman gustong kunin. Wala siya na pick off doon, ha? Slithering Crush. Pero ito, Amplify Damage. Invoker will also fall. 3 heroes dead. Yung tatlong course dito ng EVOS, Ishi. Yeah, I don't know. A lot of miscommunication, misplays, I believe, on the side of EVOS, kuya. And siguro, balak din nilang mag-speed push, but
I don't think they could win. Pero kung ito, nag-buyback. Buyback Invoker, pero what can he do? Wala silang Tidehunter, tsaka Luna. Ayan, EMP Tornado. Pero tatangkihin lang ng Alchemist yan, given nyo rin siyang Chemical Rage, tsaka naka-Octa rin for na. Si Slardar, nasobrahan ba rito, nakatrack siya, Sunstrike, sakto, pero di namatay yun. Shadow Demon Poison, nakapatay ito, disruption naman dito kay Alchemist. Pero yung Miliarax, ang gusto ng target dito, I think medyo delikado na, kaya mag-back na sila, given okay na yung Luna eh. Buhay na yung Luna, mga chong, together with Tidehunter. So, nakasustain itong EVOS, pero what's their next plan? Going forward sa high ground naman na Mineski, Ishii. Sneak Roche, and then buy some time, I don't know. Tas, it's really hard the side of EVOS. Parang ang dami nilang miscommunication, misplay, parang they're just all over the place. Parang hindi sila organized compared sa Mineski na, yes, we lost the lane, this happened, that happened, but, you know, we drafted this, what do you expect, diba? We just need to stop dying, just keep farming, and then, yun nga, agada rin ng counter-initiation nila, and then turn around nila. Grabe, I didn't expect it that much, coming a lot of damage on a Alchemist. Wala pa yata siyang Aghanims nun eh, silang dalawa lang ni Slardar, diba, kuya kayo na sa gitna. Yeah. So nakikita rin dito yung lack of experience ng EVOS. Kumbaga, maganda yung early to mid game nila. Pero, medyo nag-choke sila rito. I think mid game pa nga lang to eh. Pero ito, Alchemist. Yung Invoker, nakapag-BKB yung Alchemist, tumama pa yung Stable Concoction, mga chong. So, Kalungkutan Gaming, ang gandang Slithering Crush by RR and then Double Star Storm, Bounty Hunter namatay. Followed by Shadow Demon, Invoker sa likod. Gusto na naman pumitas, pero no, sabi ng Mineski, 3 heroes down. Hinahabol pa to, and then that Starstorm, Luna lang nakaligtas. I think, will they go rush or will they go straight na kagad dito sa mid-Rax, Ishii? Rax yan, kuya, force buyback. Tama, pero wala nang buyback yung isa. Yung Invoker, kaka-buyback lang yan kanina, kaya ito nga si Raging Potato, tama si Ishii dun. Kinukuha na, etong mid-Rax. Diyos ko, tinatawagan na ba si Israel? Pare, hindi. Tuloy-tuloy ito para sa Mineski eh. 21-18. So maganda to in case bukas. Pag nanari yung Mineski dito, kahit sino yung kalaban nila, dalawang Filipino team na nilalaro bukas. So that means ESL-1 Genting, may Filipino team na naman tayo. Palakpakan! Boston Major, may Filipino team. ROG Master meron. ESL-1 Genting meron ulit. WCA sa January din meron ulit. We're all around. So, hindi na tayo katulad dati na puro MVP na nanalo, Fnatic na nanalo. This time, puro Filipino teams, mga chong. Ito, Roshan, kinukuha pa nila para meron ng sigurado na pang high ground mamaya. Ishii, maganda to para sa atin. Marami tayong kinukover. Affirmative yan, kuya. Pero, kuya, grabe. Heads up ako kay, ano, kay Kuya RR. Grabe yung galawan sa kastan niya. Grabe nga eh. Ayun nga yung nangyari. Inside information guys, ah, di ba sobrang okay rin naman yung performance ni RR with Execration. So, kaya siya nawala sa Execration guys kasi after nung wildcard sa TI6, sabi niya, may offer sa akin si Mineski, kinoconsider ko yun. So, sa Execration side naman, hindi naman sila pwedeng let hang, di ba? Kung hihintay nila yung decision ni RR. Kaya ang sabi ng Execration, sige, go with Mineski and we will find our own. Kaya kahit di pa naman confirmed. So, that is why nawala si RR sa Execration, okay? So, yun ah. Inside scoop yan, na-heard nyo rito sa Wombo X Combo, okay? Pero ito, top lane, next target na Mineski, Ishii? Yeah, they need a great team fight. They need comeback on the side of EVOS or else GG na to, kuya. Cancer na tong Mineski, slowly but surely. Ginugo na ng Mineski to, mga chong. Ultra late game kaya ng EVOS. Double Ravage. Pero sobrang layo pa natin. Doon 32 minutes parang. Wala pa na silang mid-Rax dito for EVOS. So, kailangan nila mag-def ng mag-def if they want to achieve that state of the game. Pero ito, may Aghanim Scepter. Kanino ibibigay, guys? Huwag kayong gagalaw dyan. Baka mabigyan kayo ng Aghanims. Pero kanino binigay yun? Warlock. Kay Warlock na. Double put na nga ito. Double gold tip na, mga chong. I think, kuya, siguro kung mabiburst nila agad dito si Warlock or si Slardar, possible they could win a team fight, but I don't know, kuya. ang hirap imagine ni. Ay, tinama pa na Sacred Arrow yung Bounty Hunter! Pero sa likod may kinukuha sila. Illusion lang pala, mga tropa. Pero eto, sinasabi ko sa inyo, Mineski winning this series, that means dalawang Filipino team sa finals, that means
may Filipino teams sa ESL 1 Genting. Yay! Ito, yung stun kay Luna and the slithering crush naman by RR. Nahuli na ng saglit yung chaotic offering pero still they were able to get Bounty Hunter initially. Noble Star Sword did connect, Shadow Demon to fall, Luna Eclipse doing nothing dito, sinasalo ng mga golem and he will fall yung Ravage. Sustaining yung Luna, RR did fall sa likod, buyback by Luna tsaka Shadow Demon. Pero yung Alchemist, grabe ka mama, 3 heroes down, make it 4, Luna na natitira. Kaya na sa likod and I think, alam mo na yung multi kasunod, Ishi. Good alam game! Nagugusto mo ba yung laruan ng Mineski, Ishi? Sobrang tryhard na to eh. Kahit sa Battle Cup, magkakampi sila, 5. Yes, kuya. Affirmative kuya. Sobrang, I mean, maganda rin naman yan, kuya. Parang team bonding, di ba, kuya? At I think may points din doon. May points din sa Battle Cup. Tama ba ako ron? May points na rin. Hindi pa ako nanalo. professional points para ay, fantasy upcoming league. Upcoming major. Meron silang something na makukuha. Pero nonetheless, eto nga, maganda yung nangyari doon. Asa na? Palit lang tayo ng overlay. Ishi, I wasn't expecting na magto 2 games tayo given kahapon pinahirapan netong Evos Gaming yung MVP Phoenix pero dito sobrang yes, daling ginawa ng Mineski to, so that goes to show yung stability na meron nitong Mineski. What do you think is the key points on your end naman dun sa series win ng Mineski, Ishi? Ayun nga, one thing I really like about Mineski kuya is like even though na yun nga na they were losing lanes pero they still itong ang stick their head into the game. Kumbaga, they know what they're good at. Yeah, natatalo tayo but we still have racks. We still have high ground defense. Malakas din naman yung high ground defense nila. And then yun nga sobrang tinake advantage lang talaga ng Mineski yung mga mali ng Evos. So that's RR MVP. RR kuya. MVP. RR. Kapag si RR matik. Hindi na idol Jules, idol RR na. Pero ayun nga guys, Mineski won, that means tomorrow makikita niyo ulit siya bukas, okay? So bukas yung grand finals natin, ang first grand finalist natin, Filipino team, Mineski mga tropa, and our next series will determine kung sino yung kakalaban nila, Execration tsaka Rave. Mamaya yan, alas 9. Pero before we go, we would like to thank Ishi, and Ishi, do your thing. Shoutouts and plug for your own channel. Go for it. Alright, guys. Once again, this is Ishi. If you guys want to check out my channel, don't forget to follow me at twitch.tv/Ishi001. And if you guys want to join my group, want to follow me on Facebook, Instagram, or Twitter, lahat yun, guys, nasa information panel ko sa baba ng Twitch channel ko. So, pagkatapos nyo i-follow yun, check out nyo lang dun and everything is there. And also, wag lang ako yung i-support nyo. Also, our Filipino teams and then yung Filipino streamers natin. Of course, Kuya Twitch Pinoy, Kuya Rasta, Kuya Trinil. Yan guys, lahat sila i-follow nyo guys. And thank you again for watching and have a great night. Ishi, alas 4 na dyan. Baka mag-MMR ka pa. Baka mag-MMR ka pa. Hindi na, ay matutulog. Ako may work. Ah, may work ka na tomorrow? Hindi naman kuya, ano lang, parang errands sideline lang, kumbaga. Okay, errands lang. So, ayun nga. Thank you for co-casting with me, Ishi. Hopefully tomorrow, if available ka, hit me up lang, okay? For sure, finals for sure, yun. Okay, sige. Thank you, Ishi. Thank you, kuya. Bye.